sa pinginan ang niya sa di. Ialay mga bitin sa pinginan ang niya sa di. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit, nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol sa angkaman magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo.
Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na iyon, na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at pakababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagpupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasakluluhan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, ay dumating
na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumukod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubukay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babae na may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din ay gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng prauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya ay pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito ay nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang tanong po, bakit ang anak na babae nitong pinuno ng mga Hudyo na nasa komatos, binukay at pinagaling muli ng ating Panginoon? Ang unang dahilan po, itong tatay ng babae lumapit sa Panginoon. Hiniling niya ang Panginoon na gisingin, pagalingin ang kanyang anak na nasa komatos. Kaya binukay muli ng Panginoon ang anak na babae. Humingi kasi ang tatay nitong babae ng tulong sa Panginoon. Bakit itong babaeng may nadinudugo
na 12 taon na, bakit siya gumaling sa kanyang sakit? Lumapit din siya sa Panginoon, humingi ng tulong na siya ay pagalingin. Kaya pinagaling siya ng ating Panginoon. Ang paalaala dito sa atin ng Panginoon, kung mayroon tayong mahal sa buhay na may sakit, ibig natin gumaling. Lumapit naman tayo sa Panginoon at humingi ng tulong. Kung tayo rin ay may sakit at ibig natin gumaling, lumapit din tayo sa Panginoon at hilingin natin ang kanyang tulong. Ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang lahat ng kahilingan natin. Hindi tayo pababayaan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristo na tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ang ating tugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpapagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kainahuna ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at kayaan mo na ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Mamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin sa iyong ngalan ay sa nawang sa amin ay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinupo. Sagangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming pampa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nainlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagkain
kaniyang bigay. Komunyon tayong lahat, tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinangka ko si Jesus at ang puso'y kaysa. Magsimba tuwing Linggo, tularan si Maria, kapwa natitulungan. Tinangka ko si Jesus at ang puso'y kaysa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mo na laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pari po na kasama ko ngayon na nagbisa ay si Father Bernardo Gonzales. Sila po ang kura paroko ng Vigan, Ilocos Sur. Narito po sila kasi susunduin nila ang mahal na imagen ng ating mahal na Jesus Nazareno. Sila po ang Vigan, ang Ilocos Sur, pinagkalooban po ng Quiapo Church ng isang malaking imagen ng ating mahal na Jesus Nazareno. Si Father Bernardo, susunduin niya itong imagen at iuuwi na sa Ilocos Sur para mayroon po silang sariling imagen ng ating mahal na Jesus Nazareno. Kaya baka may ibig sabihin sa inyo si Father Bernardo. Nahihiya daw po siya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa kasalanan, ang
Nuestro Padre.